At ito nga po ang pamilya ng mababait na umampon sa akin dito sa Hong Kong. Picture taking ang dalawang bata. At dahil mahilig ng baby shark yung bunsong anak ni Amo, yan, bumili si Amo ng mga balloon na ganyan, oh. Tuwang-tuwa siya talaga. Yan ang kasiyahan niya, mga animals, mga baby shark, ganun. Pero grabe, ang bilis ng panahon, parang kailan lang na ipanganak siya. Ang liit-liit niya, parang bote na maliit ngayon, 3 taon na siya. Ang bilis ng panahon, parang hindi ko na mamalayan ang tagal ko na pala dito sa bahay nila, Amo. Yung kala mo, 2 years lang na matatapos lang yung 2 years. Tapos, uwi ka na ng Pilipinas, pero wala ka paring sapat na ipon. Sabihin mo na lang na last 2 years na lang. Pagkatapos ulit ng 2 years, last na lang talaga. Pagkatapos ulit ng 2 years, ala, last na lang talaga. Ito na talaga yung last. Hanggang sa umabot ka na ng 10 taon dito sa abroad. Puro resibo na lang ang hawak mo. O, kaway sa mga related dyan. O, diba, matatagal dito sa abroad. Pero ang ipon ay resibo. O, diba, nakapako FW. Hindi naman lahat, pero parang lahat na din. Ano yun ang gulo, no? At ayan na nga, binangka ko na naman ang kwento ko. Ayan yung panganay ni Amo, si Charlotte. 5 taon na yan. Wala pa siya nung dumating ako dito sa Hong Kong kay Amo. At ayan, ako nagpalaki dyan sa dalawang bata na ito. Kaya mababait sila kasi mabait ako, di ba? At ayan na nga si Amo, napakabait kong Amo. Wala akong masabi sa kanya, sa pamilya niya, and kundin sa lolo at lola ng mga bata kasi napakabait nila, wa. Si Lola din yung nagluluto, si yung namamalengke. Ako lang talaga sa dalawang bata to, kaya medyo magaan-gaan na ako ngayon, di compare noon na. Grabe, ako talaga lahat, nagluto pa ako ng pagkain ng mga bata. Pero pagkain namin nila Amo, eh, si Amo yung nagluluto after niya na masok sa pag-uwi galing sa trabaho, and then magluto siya sa amin, sa akin, yung mga dalawang bata. Baby pa siya talaga nila noon, tapos maghatid pa ako ng bata sa school. Yung buhat-buhat ko yung isa, tapos yung isa naman ha, hawak ko yung parang nanay na nanay talaga ako sa kanilang dalawa. Pero grabe ang bait ni Amo kasi pag umuwi siya galing ng trabaho, sinasabi niya sa akin na kumusta ka na, Cheche, ganun. Tapos siya na lahat na magtatrabaho, sila ni Amo lalaki, sila na magpaligo, sila na magpakain, ganun. Parang alam nila yung hirap na magpabantay ng dalawang anak nila. So wala akong masabi sa kanila, kaya pagod ako na gusto kong umuwi na lang sa Pinas kasi nahihirapan ako. Pero iniisip ko, sobrang bait nila Amo, kaya pinagpatuloy ko pa rin. Parang sabi ko sarili ko, andito na din ako sa Hong Kong. So ito yung pangarap ko, na makapunta dito sa abroad. Kaya kahit minsan nahihirapan ako noon, sabi ko sarili ko, kayanin ko, andito na din ako sa Hong Kong, andito na din ako sa abroad. So wala din naman ibang mag-encourage sarili ko kundi ako lang din. So pag sumuko ako, di lahat ng pangarap ko wala na din. Kaya yun, pinagpatuloy ko na din yung pag-alaga sa kanila kahit na mahirap. At least hindi ka sumuko, yung ginawa ko yung best ko hanggang sa ito. Medyo malaki-laki na sila, so medyo okay-okay na din yung pagbabantay ko sa kanila. At kasama ko na si Amo na naghatid, nagsusundo sa kanila pagpagaling sila sa school at pagpunta nila sa school. And then, at yun na nga, pagkatapos na namin kumain, hindi na ako nakapag-video kanina kasi medyo busy-busy na sa paghahandaan ng mga pagkain. Although binili nila Amo lahat sa labas yung pagkain, pero i-prepare namin nila Amo kasi dumating din yung mga uncle niya, mga pinsan, pamangkin. Hindi na ako nakapag-video kanina, and then picture taking. And then kami din naman, habang kumakain pa sila Amo, yung time na to kumakain pa sila Amo, hindi pa sila tapos yung mga pinsan, pamangkin nila Amo, nandito din siya, pumunta sila dito. Kasi sobrang simple lang, mga birthday dito, yung party din ng mga bata is bukas pa. Pero bukas is day off ko, so hindi ako makakasama sa party ng mga bata at saka mga kaibigan ni Amo. At yun nga, yung uncle ng mga bata, parang kapatid ni Amo, babae. Pero hindi ma-uncle niya, pero hindi ko na kinuhanan sa video. At yun na nga si Ding Ding na nag-blow siya ng kandila. Nahihirapan siya, kaya tinulungan ni Charlotte na mag-blow ng kandila. Tagal niyang mag-blow. Nahihirapan siya umihip sa kandila o ayaw ma-off yung kandila. Si Charlotte na lang yung nag-blow para sa kanya. At yun na nga tinulungan ni. Saya niya, baby shark, puro baby shark, pati cake, pati cover ng table, pati balloon. At picture taking nga nung family ni Amo, ang saya ang tignan sila, At ayan, kompletong family nga yung baby shark ni Ding Ding, binili ni Amo. And then, at naghihiwa nga si Amo ng cake, 2 pa, pero busog na busog pa kami kasi ang dami nilang order. Hindi naubos lahat, kaya sabi ni Amo, dalhin ko daw sa day off ko para i-share ko sa mga kaibigan ko kasi ganun si Amo pag may party dito at hindi na uubos, pinapadala
sa akin pag di upo. Pero okay na lang naman kasi malinis siya. Saka bago ang order pa nila amo yung mga pagkain. Saka malinis yung pinapabaon ni amo sa akin. Kaya sayang din naman pag itapon, pinabaon ko pag di upo ko.